Pops, welcome back to our channel, Batanggen sa UK. Ayan. Before anything else po, gusto ko lang po magpasalamat sa aming mga milyon-milyon subscribers. Milyon daw, parang tanga. Hindi naman po, kahit konti lang po, talaga nagpapasalamat po kami sa inyo sa patuloy niyo pong pagsuporta. At sana po nakakapagbigay po kami ng inspirasyon sa inyo. And for our today's topic po is a day in the life of a caregiver. Parang naman sobrang excitement ah. Hindi po, meron po nag-request sa akin po na a day in the life po ng caregiver. So, i-chichikala ko lang po ito kasi bawal po sa amin yung pinapakita yung mga residente, yung confidentiality po at privacy ng mga residente at saka confidentiality ng home po namin. Hindi po pwede yun. Nasa policy po. So, chichikahan ko na lang po kayo kung ano po yung ginagawa namin. Yung daily routine po ng isang caregiver. Almost the same lang po yung ginagawa ng mga caregivers sa mga nursing homes. Pero sa pagsa hospital po, medyo may konting difference lang po kasi sa hospital, yung carers, minsan nag-check sila ng mga temperature at mga BP, ganun po. Pero pag sa nursing home po, hindi po ginagawa ng mga carers po yon. Yung shift po sa nursing home, meron pong, pwede po kayong mag-work ng long day, tapos meron pong night. Ang long day po nag-start, halimbawa sa amin po, 7:30 hanggang 7:30 ng gabi. Tapos yung night po, 7:30 to 7:30 ng umaga. Pero pwede din po kayong mag-early shift ng 7:30 hanggang 1:30 or 1:30 to 7:30. Depende po yan sa home. So from 7:30 hanggang 7:40, mga 10 minutes lang po, magha-handover po yon. Iyon ay about, magbibigay ang report ang nurse or senior care about sa residents, kung sino may mga appointments, kung ano nangyari sa gabi. And then, after dun po, mag-a-allocate po ang nurse or senior kung saan po kayo mag-work. So usually po, halimbawa sa amin, tatlong carers sa 20 residents. So depende kung ilang floors sa inyo, sa amin po dalawang floor. So sa isang floor, nasa 20 residents po, tapos tatlo or apat pag sinuswerte at hindi short staff. And then, from 7:40 hanggang 9:30, yan, washed and dressed na yan, getting ready yung mga residente. So, ibig sabihin, iwawash nyo sila, kung nasa bed sila, wawash nyo habang nasa bed. Pwede din po, magbibigay po kayo ng shower or bath kung gusto po ng residente, ask nyo po. Tapos po, after na ma-wash and dress nyo sila, 9:30 hanggang 10:30 naman, i-assist nyo sila sa breakfast. O kaya magsaserve kayo ng breakfast. And then, yung iba po, pinapakain nyo po, depende po sa kakayanan ng residente. And then, i-collect nyo yung mga pinagkainan nila, tapos dadalhin nyo sa kitchen, ganun po. So, every po na may ginagawa kayo, halimbawa wash and dress, o kaya pagbigay nyo ng breakfast, lagi po kayong naglalagay ng input, o kaya ilalagay nyo kung ano yung kinain ng mga residente. Sa computer na po, ngayon na ginagamit. Dati, paperworks lang po, pero mostly sa lahat ng homes na po, computer na pong ginagamit. 10:30, break time po niyan. Siyempre, kailangan din pong pahinga ang mga caregivers or carers. 11 o'clock, kung meron pa po kayo hindi nawawash or nawawash and dress, then i-continue nyo na lang po. And then, yung iba po, ipapag-check nyo na lang po. Or toileting, kung kailangan nyo, dadalhin nyo sa toilet para ma-assist sila. Ito din po yung time na dinadala nyo po yung residente sa lounge kung gusto nilang magstay doon po sa sala o sa lounge nila. So after naman po ng toileting, syempre lunch time na po ng mga residente. So from 12:30 to 1:30 naman po magse-serve po ng lunch. So depende po, yung iba po kailangan ng assistance, yung iba po magse-serve lang po. From 1:30 naman po to 2 o'clock, break time naman po ng mga staff. Ayan ang mga gusto natin, break time na gano'n. Siyempre nakakapagod kaya yun na gano'n. So, after naman po ng break time nyo, 2 o'clock, pag-check ulit yan, toileting.
At doon naman po sa mga nagtatanong kung totoo nga ba po yung hugas puwet. Ibig sabihin kung naghugas daw po kami ng puwet ng matatanda after po dumami. Ayan po. Opo, yes, totoo po yan. Halimbawa, in-assist po namin sa toilet o kaya nagpalit po kami ng pad. Ayan po, tinutulungan po namin sa paghugas ng puwet ang matatanda. Ayan po, isa sa mga ginagawa ng mga caregivers. Tapos mga 3 o'clock naman po, snack time po ng mga residente. O kaya pag alimbawa, meron din po mga activities. Usually mga activities matatanda, bingo, entertainment, yung merong mga singers. O kaya ay watching film. Ayan. At saka kung gusto nilang pumunta sa garden, pag magandang araw, yun po mga ginagawa po namin. At saka kung gusto nila magpa-manicure, manicure, ayan, ina-assist po namin ang mga residente. At saka nagbibigay din po kami mga tsaa, mga refreshments ba, ganon. Tapos mga around 4:30 naman po ay tea time po ng mga residente. Ayan, mga pa-tsaa-tsaa naman po. Usually po mga nagserve kami mga tsaa, coffee, kung anong gusto nila. At mga sandwiches lang, ganun. O kaya mga fish fingers or mga kung ano-anong mga finger foods lang usually ang sineserve namin. Pero meron din naman mga hot meals na ino-offer. Depende po kung anong gusto ng mga residente kainin. Mga 5:30 naman po, yan. Break time naman po ng mga staff po yan. So, usually po ang time po, mga 15 minutes lang po. And after po noon, mga around 6 o'clock, ayan, pad change na naman po yan kung gusto nila mag-toilet o kaya getting them ready for bed kung gusto nila magpa-nighty na, ganun, pajamas. Ngayon, i-report nyo po sa nursing charge o kaya sa senior kung ano yung mga na-notice nyo about sa resident, kung anong problema or anong concerns nyo. Para pag nag-handover po sila sa mga night staff, ayun po, may i-report po sila about sa mga residente. Ayun, ganun lang po ang routine ng day carer sa nursing home. Mga sweetie pop, so maraming salamat po ulit sa panonood po. And don't forget to like, share, and subscribe to our channel, Batanggen News sa UK. At kung may mga gusto po kayo itanong, comment down below po kayo para masagot po namin sa abot ng aming makakaya. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!